sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Vice President Sara Duterte Carpio. Hindi na nga nakapagpigil pa at diretsahang sinagot ang isyung binabato sa kanya. Na kung hindi dahil di umano kay Speaker Martin Romualdez, ay hindi raw ito makakatakbo bilang Vice Presidente kasama ang Pangulong Bongbong Marcos na tila may utang na loob pa ang Vice Presidente sa nasabing Speaker. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Ang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, matapos ang kontrobersyal na post ng Vice President Sara Duterte sa kanyang Instagram account na tila may isang pinatatamaan na isang tao na pinayuhang itigil nito ang pagiging tambaloslos at nasundan pa ito. Sa ginanap na pasidungog ng Office of the Vice President kung saan nagbibigay pugay at pasasalamat sa mga taong nagbibigay tulong at sumusuporta sa Office of the Vice President at nang magpasalamat na ito sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sila may pasaring o ipinapahiwatig si Vice President Sara Duterte dahil sinabi nitong hindi na niya babanggitin pa ang middle initial ng Pangulo. Wala namang ibinigay na paliwanag si Vice President Sara Duterte kung ano ang ibig sabihin at bakit hindi na niya babanggitin pa ang middle initial ng Pangulo. At ngayon, tila hindi na nga nakapagpigil pa ang Vice President Sara Duterte Carpio at nagbigay ng kanyang pahayag patungkol sa mga kontrobersiya na lumalabas ngayon. Ayon pa sa kanyang Facebook post, statement by Vice President Sara Duterte, "Speaker Martin Romualdez had absolutely nothing to do with my decision to run for Vice President. To say that he tremendously helped in pushing for my vice presidential bet is accurately inaccurate. An insult to thousands of groups and individuals who insistently implored me to reconsider an earlier decision not to join national politics. And it was Senator Amy Marcos who eventually persuaded me to run as Vice President. And it was a decision sealed only after President Bongbong Marcos agreed to the condition I set before running for VP. There was no Speaker Romualdez in the picture. Cavite Representative Elpedio Barzaga Jr. was obviously badly informed or made to believe a lie. Meanwhile, a person who cannot distinguish between attack and humor has no place in politics, especially if one fails to understand that political bickering is just a facet of democracy and should not be used to equate with governance. On the one hand, how the recent political developments have become an opportunity for psychopaths is quite amusing. Let me reiterate this. However, the administration of President Ferdinand Marcos Jr. is stable and strong. It has my all-out support and the support of the majority of the Filipino people. Thank you." End quote. Sinabi nga ng Vice President Sara Duterte Carpio na si Speaker Martin Romualdez ay walang kinalaman sa kanyang naging desisyon na tumakbo bilang Vice Presidente. At tanging si Senator Amy Marcos lamang ang nag-udyok sa kanya
para tumakbo bilang vice presidente at pumayag lamang ito pagkatapos ng kanilang napagkasunduan ni Pangulong Bongbong Marcos na mga kondisyon na itinakda bago tumakbo bilang vice presidente. At sinabi pa nga nitong walang Speaker Romualdez sa larawan. Ngunit magpaganon pa man, sinabi pa rin ng vice presidente na administrasyong Pangulong Bongbong Marcos ay magiging matatag at malakas. At dahil nga sa balitang ito, hindi mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Diyos ko po, grabe, baka masisira ang Uniteam sa kagawa ni Speaker. Baka yan pa ang dahilan kaya mabuwag ang Uniteam na minahal ng taong bayan. Mahal na Pangulo, mag-ingat po kayo dahil unti-unti nang umaalingasaw ang tinatagong baho ni Speaker. Delikado po kayo dito at nanganganib, kaya palayasin na lang yan sa pwesto at palitan na lamang. Mahal na Pangulong BBM, nananawagan po kami sa inyo na sana ay pababain na lang sa pwesto si Speaker Romualdez. Masyado nang halata ang pagkadilawan niya, kaya sobrang galit si Vicky Sara dahil sa kanya at bumaba na lamang sa pwesto. Dahil ang mahal nating Vice President, mukhang naaamoy na niya ang tinatagong baho ni Speaker. Hashtag palayasin na sa pwesto. Hahaha, hindi nyo maisahan si VP Sara. Yan ay likas na matalino, hindi tulad sa mga tambaloslos nga na-educate lang. Iba yung educated lang kaysa likas na matalino. Kaya ng VP namin yan, kahit anong palusot sa mga tambaloslos. Solid Sara Duterte kami. Hindi kami padadala sa anumang paninira sa kanya. Subok na naming mamamayan ang kakayahan at pagmamahal niya sa sambayanan. Hindi kami magpapatinag sa mga gahaman sa kapangyarihan at mga baluktot na hanghangarin at gawain sa anumang paninirang gagawin nila. End quote. Ito, magugulat kayo dito sa balitang ito. Meron pong kakaiba na sinabi si Vice President Sara Duterte. Ating pong pakinggan at pagkatapos kayo na rin po ang magpasya kung anong ibig sabihin nito. Mukhang malaman. Ito po ah. Of President Ferdinand Marcos Jr. to the office of the Vice President. Speech po yan, pero pakinggan po ninyo. Hindi ko nabanggitin ang middle initial niya. Wow. Ay sundot. Tayo banggitin ang middle initial ng Pangulo. Oh, alam mo, ako. Dali ah. Alam mo yan, mahal kita. If you noticed po noong during the campaign, doon po kami naging magkaibigan ni Apo BBM. And kung nakikita ninyo sa mga footage, kapag merong rally, magkatabi kami, minsan nagtatawanan kami kasi merong mga private jokes between me and him. And noong malapit na matapos yung kampanya, I told him, sabi ko, Apo, when you become president, sabi ko, mag-ingat ka dahil there's a certain segment of the female population that is attracted to power. Wow. And dali, may mga hugot, no? Men in power. So, babae, lalaki daw, no? Magkaka-interest sa power. So, I told him na mag-ingat ka kasi madadagdagan ang mga anak mo kung hindi ka mag-ingat. Wow. So, that is how we developed our friendship. And as I said, I want you all to know, mahal ko si Apo BBM. Yan o. So, ano yung tingin doon? May mga hugot na malalim, ano? Yung middle name, ayaw na niyang banggitin kasi Romualdez yun. Maaaring may sundot doon sa presidente ng lakas. Romualdez, speaker, di ba? Pero yung sinabi niya, mag-ingat sa babae o sa lalaki, sa babae daw para hindi madagdagan yung anak. At yung pag-amin niya, mahal niya si Pangulong Marcos. You know? So kaya ko pinarinig sa inyo yan, malawak po ang mga ibig sabihin yan eh. Kaya kayong mga nanonood, nakikinig, kayo po ay may mga sariling interpretation at pananaw tungkol dyan. Malalim ang pinanghuhugutan. Kahit yung mga audience nagpalakpakan pero dun sa para hindi madagdagan ng anak mo, may something eh. Anong ibig sabihin nun? Viral po ito. Magbabiral po yung isong yan.
Ano kaya ang pinanghuhugutan? Anong alam meron, anong nalalaman ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos? Politika, personal, at kung iba pa. At yung pag-amin niyang mahal daw niya ang ating Pangulo. Wow! Tingnan natin kung ano po. Palagay ko kailangan i-clarify na mabuti ito ng Office of the Vice President. Ano itong mga hugot na ito? May mga pwedeng mag-speculate ng iba, pero ako hindi. Kaya ako nagtatanong, ano kaya yan? Kaya kayo, mga nanonood, malaya kayo kung ano inyong magiging komento dyan. Okay? Between President and Vice President. Yung isang politika, personal, at iba pa, mahala na kayo. Okay? Samantala, ayan na. Dito muna tayo. Congratulations. Kahapon lang ini-appoint, ini-announce ng Malacanang na si Secretary Guy Bocciodoro, ang incoming Secretary ng National Defense, at si Secretary Ted Herbosa, ang incoming Health Secretary. Nanumpa na ho sila kanina lang. Ngayong araw ng Tuesday sa Pilipinas. Pinanumpanan ni Pangulong Marcos sa kanilang mga bagong posisyon. Health Secretary, meron na tayong full-time Secretary, Secretary Herbosa, Secretary Gibo, sa full-time na rin sa Department of National Defense. Ayan. Good luck sa kanila at malaki ang trabaho niyan. Isang doktor ng bayan at isang tagapagtanggol ng bayan. Kasi ang trabaho ng Department of National Defense, ipagtanggol ang Pilipino at gobyerno sa lahat ng aspeto kasi hawak niyan ang sandatang lakas. Ang Department of Health naman, Secretary, doktor ng bayan kasi kalusugan. Ayan. Kalusugan at proteksyon ng Pilipino ang nakataya dito sa dalawang bagong cabinet secretary. Pareho yung magagaling. Good luck sa kanila. Diba? Okay, isa pang magandang balita. Inflation daw po nitong nakaraang buwan ng Mayo ay bumaba kumpara noong April. Ayon sa Presidential Communication Office, Office of the President, 6.6% noong buwan ng Abril. Ngayong katatapos lang na buwan ng Mayo, 6.1 lang. So bumaba ang presyo ng ibang pangaunahing mga bilihin. Okay yan, di ba? Isa pang magandang balita, yung National Economic Development Authority Secretary Al Arsenio Balisakan ay naniniwala na yung Pilipinas ay patuloy na ang momentum. Momentum nga po ng pag-recover, makaka-recover na ang ekonomiya ng ating bansa. Ito ang tiniyak ni Balisakan sa bilateral meeting sa pagitan po ng Foreign Minister ng Israel. Sa katawan po ni Foreign Minister Eli Cohen, siya po yung kausap. At yung business community na galing po sa Israel. So, ang gandang balita. Mataas ang paniniwala ng isa sa mga economic manager na kaka-recover na ekonomiya ng bansa, magpapatuloy ito at tinihikayat nila ang mga business community, hindi lang taga-Israel, lahat ng kaalyado at gustong mamuhunan mga pital dito sa Pilipinas. Ang ganda ng balitang yan, di ba? Kaya abangan natin. Pagka ganyan bumababa yung inflation at nahihikayat ang mga kapitalista, sinasabi ng mga ekonomistang nakaka-recover na tayo, panalo tayo dyan. Kasi pag gumanda ang ekonomiya, magkakaroon ng trabaho ang mga Pilipino. Magkakapera ang Pilipino, magkakapera ang gobyerno. Pag may pera ang gobyerno, maraming pwedeng ipagawa ng mga proyekto. Yun po yun eh. At yung tiwala ng mga negosyante at turista sa Pilipinas, dadami, panalo tayo. Maliit o malaking negosyo, transportation, communication, accommodation, sa tourism, patok yan. Ang negosyo, marami tayong negosyo sa Pilipinas kasi Luzon, Visayas, Mindanao, maraming produkto. Agrikultura ang pwedeng palakasin at iba pang business. Gold, di ba? Mining, gold, kung ano-ano mayroong minahan dito sa atin, enerhiya, business, at marami pa. So, positibo ang laman po ng mga balitaan na ating pinaparating para po sa inyo. So, ayan. Ano po inyong masasabi sa apat na issue ito? Pero yung isa, medyo matindi. Yung kay Vice President. Hahaba yung issue niya kung anong apat talaga ang tunay na ibig sabihin. Inyo pong i-monitor. Pwede nyo ulit-ulitin ang video ito. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan. Dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.